Nagsagawa naman ng road reblocking and repairs ang DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila ngayong weekend. Kung anong mga kalye ang apektado, si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Yes, Bernard. Yes, Kenneth. Paalala sa mga motorista, may road reblocking at repair ang Department of Public Works and Highways sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ang nasabing road reblocking at repair ay nagsimula alas 11 kagabi, kabilang sa mga apektadong kalsada sa Quezon City, ang EDSA southbound Fernando Po Jr. Avenue hanggang Lanutan, 4th lane mula sa gitna. EDSA southbound pagkatapos ng West Avenue hanggang pagkatapos ng MRT North Avenue Station, 2nd lane mula sa gitna. EDSA northbound Misami Street hanggang Corredor Street, 4th lane mula sa gitna. EDSA northbound Quezon Avenue hanggang Philam Footbridge, 3rd lane mula sa sidewalk. EDSA southbound Balasangin Street papuntang West Avenue, 3rd lane mula sa gitna. West Avenue, Baler Street hanggang Bulacan Street, 2nd lane mula naman sa sidewalk. Cloverleaf EDSA hanggang A. Bonifacio, 2nd lane mula sa gitna. Cloverleaf EDSA hanggang A. Bonifacio, 3rd lane mula pa rin sa gitna. Commonwealth Avenue southbound Don Jose hanggang Odigal, 2nd lane mula sa gitna. At Commonwealth Avenue north bound Road 2 Street hanggang Susuregui Street. Sa Caloocan naman, General San Miguel eastbound sa pagitan ng PNR hanggang A. Mabini Street, 1st lane mula sa sidewalk. Bonifacio Monumento Circle, Samson Road, outer lane corner Rizal Avenue Extension, inner lane. At sa pagitan ng EDSA southbound Monumento Circle at Mabini o Benin Street, 4th hanggang 5th lane mula sa sidewalk. Kaya sa Lunes pa, Oktubre 21, sa ganap na alas 5 ng umaga, bubuksan para sa lahat ng klase ng sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Pansamantala munang pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Bernard Ferrer.